Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ito pa rin ang raketerong mag-ibon, Wapa Pets! At ngayong araw, samahan niyo akong maghatid ng ibon at silipin na rin natin siyempre ang ibonan ni Sir Nemo ng Caloocan. Bisitahin natin ang ibonan niya sa rooftop. Tignan natin kung ano yung mga alaga niya at magtanong na rin tayo ng mga konting katanungan about sa pag-iibon para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman o mga tips sa pag-aalaga ng ibon. Siyempre, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Tara na, puntahan na natin si Sir Nemo. Ito yung napiling ibon ni Sir Nemo, no? Ihahatid natin sa kanya. Dalawang crested na parakeet. Made po sila pareho. Saka isang creamy, no? Na African non-hiring lover. Hen po siya. Magpapaal na tayo, mga baby! Magparami kayo sa bago nyong amo, ha? Tara, guys! Kaya yung ginagawa ko pag nag-transfer ako ng ibon, laging may takip para hindi sila nai-stress. Konting awang lang para sa may hangin, syempre. Ito yung partner natin sa pagnanegosyo. Pahala niya, Marikit. Medyo mainit. Dahil malapit nga lang, nag-sell pa rin tayo. Kaso huwag ko nalagay yung camera. Tara! Wala yung araw nakisama. PM lang natin para pababain natin. So, sana papasukin tayo. Yan, dito na tayo sa bahay ni Sir Nemo. Ito Sir Nemo. Hi Sir Nemo. Agat na kami, ah. Mga nako. Wow. And we're here. Alright, ito na yung ibon ni Sir. Mga African hiring. Saan? Meron din siyang hiring. Isang badge, parang puro babae, tatlo babae sa kanya. Kaya in-order niya sa akin, dalawang maid na pwede. Hi guys, yan. Napaon na lang tayo ni Sir na paakyatin sa kanyang ibulan at tanongin natin siya ng mga konting katanungan about sa pag-ibon. Ito nga pala si Sir Nemo. Sir Nemo, pakilala po kayo sa pag-ibon. Ako si Nemo. Ibon na dito sa rooftop ng bahay namin. Yan. Bago na ako, bago mag-ibon, ngayon ganyo. Actually, hindi ngayon ganyo na na-influensahan. Isa si Sir Nemo, no, ng Caloocan.
sir, unang question po namin, gano'n na po kayo katagal nag-ibon or nag-aalaga ng ibon? Tulad niya na nasabi ko, mabi lang, nunguling taon na, nung may pandemic, kasi nagsimula ng pandemic, lahat kami na work from home. Tapos, walang magawa. Diba? May mga time na walang magawa, patong-patong na sa bahay. Bawal din na mabas kasi pandemic. Nakahuli ako ng love bridge. Ah, dito ba? Oo, dito. Asa siya, hanggang. Reader ko na ngayon. Asa ay siya? Yun. Ngayon, yung kapitbahay namin, nag-aalaga din ang ibon ng love bridge. May tanong-tanong ako sa kaya. Yung pala, nalaman ko yung ibon, gano'n sa kanya. So, ibon na sabi mo kayo yung love? Oo, binigay na niya sa akin. Binigay niya na sa akin yung love sabi niya. Hindi, sabi niya, bilang mo daw na papare. Para at least hindi yung nagkita. Bilang mo lang papare sa kanya. Binigay ko lang papare sa kanya. Dumami na. Tapos yun, nainganyo na ako. Simula na ako sa dalawa. Tapos hanggang sa nahingan ito na. Meron na. Sir, bago pa lang daw. Last year lang ako nag-pandemic. Then, sir, second question po natin. Sino yung nag-pandemic sa inyo? Or, parang masabi mo lang kayo na lahat. Yan lang alam. Sino? Pwede po ulit natin sabihin sa akin na kung sino yung nag-pandemic sa inyo. Actually, kapit-bahay namin yung pag-aaralan. Si Erwin. Sir Erwin, shout out sa'yo. Yan, sir, nagturo sa akin. Yung mga basic kung paano. Tapos, sa YouTube, yung mga nag-vlog din. Mag-plan, ginagawa natin. Malaking tulong to. Sila yung, doon ako kumuha ng mga tips. Kung paano yung tamang pagpapakain, vitamins, yung... Yan, mamaya tatulong natin ng ito. Tamang breathing, yung mga ganang... Yan, doon ko sa lahat nakuha yung mga tips. Yan, yung mga paraan. Nakaingan niya po kayo, Ter, yung kapitbahay niya. Pero parang blessing, hindi din na nahuli niya yung ibon ng kapitbahay niya. Parang yun yung ginawang way talaga, no? Parang talaga ka ng ibon. Pero ang galing ng kamay mo sir, ha? Napadami mo sila. Ay, hindi. Gabi ko nino muli yun. Maghapon na siya dito sa bahay. Yung nahuli mong ibon, naging breeder mo na siya. Kasi yung iba, di ba, namamatay pag nakakahuli. O yung iba naman, hindi nila na may bumibili ng ibon na palis na daw, pero hindi nila nag-breed. Ikaw sir, na-breed mo. Oo, na-breed yun. Ano siya? Ang life pa nga niya. Plikino. Plikino pa yung identification pa yung nahuli. Yung ID niya. Gulat niya din yung ano eh. Yung kung kanino galing sa ibon. Oo. Kasi, hindi niya kalahin yung Plikino yun. Ah, naglabas ba yung na-breed mo? Napagpalabas ka lang. Ano ba yun? Apre na tayo. Bawal lumabas, bawal lahat, diba? Kumbaga parang mababaling ka eh pag nasunod ka lang ng bahay. Kailangan ginagawa, puro trabaho lang. Mababaling ka. Kung ano, no? Eto, ngayon, yung ibon. Una kasi, pagtanggal ng stress, pagtanggal ng libangan, kumbaga. Kasi ibon. Oo. Kasi kung pwede dati, dalawang buwan, wala kang ginagawa. Puro trabaho lang. Nakakapagod ka. Oo. Eh, nung nagka-ibon ako, natawa ako sa dalawang pare. Yung sa dumami na sila, yan. Dumami na. From newbie, last year lang siya. Eh, ang ganda yung ibon niya. So, yung benefits niya muna nga, stress reliever. Meron pa ba sa'yo? Oo naman. Natutuwa yung mga anak ko. Kasi at least natututo sila kung paano yung makipag ano sa mga kayo. Pleasure kung baga sa mga kasiyahan. Hindi sa parang natututo sila mag-handle ng mga kayo. Hindi yung parang lagi nilang tataktan. Ang like kasi sa mga ibang bata nakikita ko. Natututo yung mga anak natin sa TLC, tender pang dala lang yung kaya. Nakakaroon nilang idea na
yung pakikisama ba? Okay, sa first question po natin, eh, sir, ano po yung mga na-encounter mo, problema naman sa pag-aalaga? Siyempre, hindi lang puro pleasure, di ba? Meron pa rin mga na-encounter na problema. Ano nyo yun? Okay, yung problema naman natin ito, lang ba tayo? Pag-aalis ka ng bahay, hindi sila pwede iwan ng ano. Oo, hindi ka makaalis. Hindi ka makaalis ng bahay. Kailangan mo natin, may mong papatawa. Papalit ng tubig. Yun yung kailangan. Tapos, kailangan mo rin, yung sasabi kong bantay, pag binubugbog, yun nga, lalo mas meron akong experience, nagpaparas ko pala. Binubugbog yung lalaki. Binubugbog yung lalaki. So, di ba lagi mo makakagal? Tapos kailangan mo dumutin din yung lalaki ngayon. Hindi wala mo yun kasi yung bugbog po na ibon, pag sinama mo sa flight, bukubugin din nun yung mga kasamahan niya. Kasi may mantan na yun eh. Bukubugin na rito, may sugat na rito. May CO2 tutukain yun yung mga kasamahan niya. So kailangan ilipot magka sa isang hospital case. Tawag namin ko eh. Nakapreferi yung mga gano'n ko. Kasi meron ako ngayon dalawa. Kasi sa ano po, problema sa halimbawa, sa sakit, wala namang may nangyari. Ang problema ko, dumating ba? Isa rin yun, peste. Pero maraming tayong galit sa nila. Pero hindi namin sila pwede parang, hindi namin alam kung parang paalim eh, di ba? Oo. Mayroon din na lang. Sa fifth question natin, sir, ano yung mga pinapakain mo sa ibon at mga vital nutrients mo na binibigay mo sa kanila? Yung pakain, iba yung pakain ko kapag gano'n eh. Kapag yung itlog, yung may inakay na. Saka yung mag-breathing pala sa supply. Yung supply kasi, at saka yung ordinary breathing lang. Yung mga minutes ako, sariling minutes yun. Pero mas madami yung calories. Like mo muna natin yung interview, mas marami talaga ang family. Madaling kalabi. Tapos, kapag may inakay na, yun, pahalo ako na yun. At tatagdagan ko, separate na lagayan na ceramic tube. Sa oat group, saka sa flower. Anyway, kailan ang ano mag-sat? Ilang klase ng iwan ng alaga? Meron pang African Irish. Parakeet. Meron siya canary. UCC. Meron siya UCC. Yung kinuha niya nga ng papel sabi niya. Saka sinise. Karate. So meron siyang limang CC na ibon dito. So sir, simulan natin sa parakeet. Ano ang mixture mo sa parakeet mo? Parang wala naman naman. Harap pa rin pala yung magkila. Oo, harap pa rin pala yung love. Ang nababago love sa DCC sa kakapatay. May pinapon, may gravel day. Every day pala, every day. Laging may gulay yun. Gulay. Maglalamig sa rin ng gulay. Oo. Ano din yung parang salad na nakalo ko. Para sa kanila yung pinapon. Parang egg fruit. Ano yung egg fruit yan? Ayaw nila ay... Egg fruit lang sa kabeli. Oo. Lagi rin, araw-araw, baby ako. Ano? Para fresh. Kasi pag in-pack mo sa rest, nagbubulok. Nagbubulok palang mo. Hindi nga inakain eh. Kikirin pa namin siya ng mga ibon natin. Oo. Kikirin. Ang dami na kikira. Pag gano'n, pag nangyayin yung naya ako. Kaya, hindi nga ako. Kahit araw-araw.
bibili ka, bibili lang ako sa umaga para yun yung papakain pa sa inyo sa hapon. Ay, sir, saka mo, ano yung bibili mo mga ano sa kanila kay vitamins? Vitamins naman, essential yan. Essential. Okay, ano yan, after 26 days sa first day. 26 days, ano ka sa linggo siya, yung pagkakas sa kanila? Sa essential. Sa NWF, probiotic. Probiotic. Anong probiotic ang gamit mo? Golden Tummy. Tapos, yung kapag-apo ng Golden Tummy, tutunggatan ko yun ang Red Cell. Oo. Tapos sa tubig yun, yung Red Cell. Ang pumpatak sa 1.5. Kaya pala sa lumilipin ng mga ibon mo, saka ang bilis gawa mo yun, no? Oo. Yan ang isa sa sikreto ng mga mag-ibon. Huwag mong tipirin ng ibon mo kung gusto mo kung ayaw mo ano yung or kung gusto mo marami yung iniitlog niya or inaanak niya na binubuhay, huwag mong tipirin ng ibon. Tama yun. Dapat tapos yung pakain ko kapag may makay, tatlong beses eh. Tatlong beses ako naglalagdang. Tapos, yun, yung gabi, aliklas yan. Aliklas yung mga patoka ay nung kasi, yan yung mga target ng taga. Yan, tips niya sir sa inyo, binigyan ka ng sita. Ano pa yung ano, yung mga may ilang kayo sir, ina-alis niya? Oo, ina-alis. Yan, cook three, kailangan, gabi-gabi rin. Gabi-gabi. Cook three, gabi-gabi, yun eh. Oo, kasi talagang akasin ka ng taga. Yun yung ano. Tapos, yung tama na naman, plain water lang lahat sila ng araw yun. Ang linggo niya? Dextrose powder. Dextrose powder, also. Sa gamot ni Sir, NWH, sa umaga, Golden Tummy. Tapos sa tanghali, kikita niya ng Red Cell. Tapos PPH niya is essential. Then, Sabado, plain water, ang Sunday niya is Dextro. Yeah. Yan yung gamot na dito niya. Tapos kailangan, yung tubig, nakasinyaw na, yung deep learning na. Oo, tama yun. Di alam nung imang mag-ibon to. Another tip ni Sir, ang tanong, dechlorination. Oh, experience ko kasi, yung isda. Oh, ay. Oh, sa isda. Namamatay daw pag one day lang to. Oh. At least two days. Na dechlorination nyo. Kasi pag sabihin, may latak pa o may natitira pa konti. So, kapag may isda, namamatay. Yung isda yung bagay, pwede din yun. Malamakaya naman. Kasi halos pareho lang yung system ng katawan ng mga hayop at ng tao, di ba? Pero kailangan lang, basta may ganang loob natin. So, kung ano nga niya, to, at least 2 days, yung from gripo, pakinawin niyo muna para mawala yung system. But, sa pang-anim nating tanong, meron lang, ano yung mga tips, sir, na pwede ibahagi o mabibigay natin sa mga manonood or sa ibo natin? Taga lang. Taga. Kasi may mga breeder ako na ayaw mag-islong, lakwan. So, pero yung pala, malila yung position, ayaw nila yung, may mga lugar sila eh. Dito sa, for example, dito, may breeder ako rito dati. Ayaw nila rito. Hindi patunod. Yun, nag-islong sila. Pero, yun, so kumbaga, parang may mga lugar na dapat silang ano eh. So, huwag nyo parang babaklasin yung mga breeder nyo. Unless, kaya, nasabi naman na pakasakan eh. Huwag nyo parang baklasin. Kasi sayang eh. Baka kumaya, may position lang sila na hindi sila hiyak. Hiyak na sila. Oo. Parang namamahal. Siguro, or na-stress sila sa ganyang position. Kasi, ito lang ay boy, possible. Daanan ng tao, di ba? Hindi sila mangingit lo. Kaya yun, sumunod yun. Huwag tipirin talaga. Hindi ko pa rin ang ibon. Bigay niyo lahat kung ano yung kaya niyo ibigay. Kasi, maganda na lang yung balik. Tulad sa akin, ilang buwan pala. Hindi naman sa pagkaano. Dumami na lang ganito. Mabilis siya ng dumami kung sa mabilis. So lahat ito sir, yung mga kulungan, mga pilit mo, nabili mo dahil sa ibo at sa pagano sa mga panak mo. Or naglabas ka rin. Naglabas ka rin. Naglabas sa panak. Pero may bumalik na. Bumalik, ilang pa lang. Kasi ang ano ko talaga yung hobby eh. Hobby talaga, hobby first. Tapos ngayon,
Then parang ako mag-out talaga kasi wala nang space. Antayin niyo yung mga out niya. Malaganda yung mga malalaki. Wala nang space kaya yun, mag-out na ako. Tapos, yung mouth to me, kapag nagkano, upload lang yung kulungan. Oo, kasi yun pa malilate eh. Opo. Saka mas maganda pag yun yung pala sila. Makagandang tingnan. Yan yung mga set. Kaya siya pa, fingerprint lang. I-upgrade natin yan sa normal game or easy type para magkano. At ito din, yung iba, bandang flight kit, yun din. Kasi kailangan ng flight kit. Masaklap din, pang-send parents lang. Sa release list eh, normal game sa page. Kung baga, sayang. Sayang yung panahon na ginagay mo sa flight kit. Nag-bun na yung dalawang video. Para nga, kaya dapat, kung kaya yung news mo, i-fail or fail. Sila lang yung magkakasama. Saka yung opa, opalan, yun lang sila, sila lang magkakasama para hindi tayo yung panahon na nagbabalik sila. Unless, pa-project mo. Yun. Pero kung hindi ka naman pa-project, balak mo, kaya magpalabas lang talaga ng page, hindi yung page to page o kaya skin page, yun yung pagsamahin mo. Kasi ito, hindi nasama sa question natin. Meron pa tayong sikreto sa pag-iibon, kaya naparami natin ng gano'n. Sikreto? Wala naman sikreto. Kasi ako nakakalate ako kayo. Kasi last year lang siya, pero pag nakita mo yung mga paanak niya, yung mga wala sa ibunan ko, yung mga hinahanap ko, andito. Meron siya mga opalay, meron siya mga lupino, pardo, pardo perso, white collar na perso, saka malalaki nung yung sukat eh. Actually, hinahanap sa akin yan, wala akong ngayon makuha. Kasi nga, pandemic, wala tayong, walang isang diyan, may mga presya. Hindi siya kay sir. Kung kailangan nyo ng ibo, yan, i-refer ko na kayo kay sir. Mamaya, tapos ako sa inyo yung, pwede ba yung entry mga account mo siya para malaman nyo namin may magmahanap ng ibon o sa kayo ni sir. I-ano ko sa akin, i-post ko yung Facebook account mo siya. Ayun na nga, pwede ka mag-shoutout siya sa mga itong batilin. Shoutout sa katawa ko. Ay ma'am. Unang suporta eh. Yes. Kasi kung walang suporta nila, hindi ako papayagan. Pareho tayo. Yun yun. So, sa anak ko, yung mga nagahan, hindi ko sila nabunod ko sila. Tulad sa nanay ko. Yan. Tapos sa mga vloggers, then nakatulad nito. Thank you. Kasi, sana ako kumuha ng tips. Actually, sana lang din ako natututo yung mga vlog sa YouTube. Yan, doon ako kumukuha. So, yun din ako natututo ng mga kung paano alagaan, kung paano yung breathing, paano yung tamang proseso. Yung mga dapat iwala-iwala ng vitamins, yun. Sana lang. Tapos, yun lang, wala na. O, sana naman, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa mga pinutubaybay na mga vlogs ko. Mabuhay po kayo. Sana, huwag kalimutang mag-like and share. Then, subscribe po naman sa mga bago nanonood sa akin. So, hindi na po namin tinatanggalin. Ako po si Wapa Perk at ito si Sir Nemo. Magpapaalam na po kami sa inyo, guys. Bye! Bye!